tayo para sumunod, hindi para mangurakot. Tama na! Okay, unang tayo pagbubo ko, ang second street na sementohan natin yan. Pero hindi yun sinisementohan dahil ako lang. Tatlong barangay na kakasakot yan, West of Pina at Kababae. So there's sa resolution to be signed by 3 barangay captain para pagigyan ni Mayor na gawin yan. And I was the vice president ng Liga ng mga barangay captain ng Olongapo City na pinagkatiwalaan ng buong Olongapo bilang vice-presidente. Ang presidente po ay wala, ako ang presiding officer. Kaya po, there's a resolution po na ipapasa namin basta ikakaganda ng barangay ng buong Olongapo. Lalong-lalo na ang panikain. Dahil mahal na mahal po natin ang panikain, kaya todo tulong tayo sa kapwa natin. Ang mga alam, barangay hall natin, ang second floor, bakit ba kinapriority gawin yan? Dahil dyan po natin ilalagay ang computer learning and teaching center. Para sa mga walang mga containment sa ama. Ha? Sa mga computer school. Dyan po, libre po ang pag-aaral. Sana naman po lahat ng kabarangay ko. Magsipag naman po kayo. Hindi pwede habang buhay, tricycle driver kayo, nagtitinda kayo ng botika, naglalaro lang kayo ng iska. Mag-aaral po tayo ng libre. Ayan po, kayamanan natin habang buhay yan. Hindi mawawala. Maraming dito sa barangay po, Computer Learning Center, meron pa tayong alternative learning system. Alam nyo ba yung ALS natin ngayon? Kung hindi kayo graduate ng elementary or high school, at ang edad yun, 30-40, mag-aaral nung pag-uwi ngayon, once a week lang po ang pag-aaral. Nag-graduate po kayo pag napasa nyo ang examination sa Department of Education po. DepEd project from us. Kaya supportahan nyo po yan. Napakasayang po, ang dami po mga dito sa barangay. Lahat ng computer natin, lagi ang dyan yan, walo na po, pang second bus na po. Libre po yan, ba't hindi po natin tayo, pagtulungan, at mag-aaral po tayo ng libre. Ang training scorer po natin, at ulo si Yali Kagawal Bedside, ginawa niya yung iba. Tama yun, ginawa niya. Pero ang barangay po, hindi po makakilos. Alam niyo, first quarter, second quarter, ang pera po ng barangay, hindi po po ang tumarating yan sa barangay. Konti-konti pera po from the national budget and the RPT. Ang real property tax po is ayan po ang income ng barangay. Pag nagbayad po kayo ng tax nyo, automatic po may development sa area ng barangay natin. Dahil dyan po galing ang pera ng barangay. Sa hindi nakakalam po, dyan po galing yan. Kaya ang pagtulong nyo po sa barangay, magbayad na po kayo ng tax, simpleng pagtulong sa barangay na po yan. Andyan na po yan. Ang drainage cover, ayun po yung ginawa natin, ang second floor, at yung ibang drainage natin, saka yung barangay po natin, kung alam nyo lang po, tayo ang number one sa buong Olongapo for the high-tech operation because we have the database system. Lahat po ng residente na sa computer po natin, naka-program lahat yun sa database. Kaya ang clearance po natin may feature, updated, para matigil po ang graft and corruption. Ang clearance po may barcode po yun, may control number sa database system program. High-tech po kapag kayo balikain. Dahil na-arrest po kung ilan ang clearance na dumaan sa barangay balikain na nagbayad. So ang nagbayad po, for example last year, ang income po ng barangay clearance natin para makagawa ng proyekto sa barangay natin is 120,000 pesos a year. So habang dati secretary, 20 mil na pinapasok. Di ba? Sana po tayong pera. So ginagawa po natin ang barangay panikain is a high-tech system. Lahat po ay recorded, naka-computer po lahat dyan, may resibo. Andyan po lahat dyan. Even though sa DILG, alam ni Alma yan, alam ni Ramses, barangay ang panikain po, i-check yung sa website ng www.dilg.com. Ang best practice po ng Region 3, alam mo lang po, is barangay ang panikain po, more yung IT system, computerized system tayo po. Yung mga kasada, okay, so construction po, yung kasada po, pondo po ng CD1, hindi po kaya ang pondo ng barangay. Ang pondo po ng barangay, para alam po ng lahat, hindi na po, 20% development tax po is 500,000 a year. Napakaliit po. Kaya hindi po sa from 3 years na pagpatulong sa barangay natin. Kailangan po ng second term para maayos ang barangay. Impatawa lang po, huwag nyo kalimutan sa diretsyong pag-ano, magtrabaho sa barangay.